What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Mag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala. And for today, ang pag-usapan nating project is itong crypto delivery. So play to earn to, and recently nag-release ako dito ng review. So if hindi nyo pa napapanood, please panoorin nyo muna yun bago kayo pumunta dito, kasi ang ituturo natin ngayon is ang kanilang withdrawal system. So ito yun guys, yung recent ko, no, 2 days ago. So nirelease ko siya, so minting and how to play. So pinakita ko dyan kung paano mag-mint, tsaka kung paano laruin si crypto delivery. And recently guys, meron silang airdrop, no. So nanalo tayo dyan ng 10 NFTs. So if nanalo ka, or I mean sumali ka and nanalo ka, pwede mong i-check dito sa kanilang link. Tapos pwede mo rin check dito sa kanilang Google Docs, kasi nandyan yung mga username ng Telegram na sumali. Tapos guys, meron silang update sa mga gas owners, no. So hindi ko to na discuss last time kasi medyo recently lang to. So yung mga gas owners, or I mean yung mga gas station owners, is meron na silang fixed na supply na everyday na 2000 gallons. So everyday meron silang free 2000 gallons. Tapos sila nang bahala kung magkano nila isesell yon, pero I think nagkakasundo yung ibang mga gas station owners dito, no. So sa Discord meron silang sariling channel yung mga owners ng gas stations, tapos nag-uusap-usap sila doon siguro kung paano yung gagawin nilang diskarte ng pagbenta ng gas or fuel. And then recently may update sila, so parang 2 days ago lang, ayan. So meron, pwede mo nang ilagay yung mismong NFT ID or parang desired name mo, no, kapag ka gas station owner ka. So papakita ko yan sa inyo. So as you can see, ito yung interface ni crypto delivery. So pagpunta mo dito, itong gas station, ayan, makikita mo, no. So 2 BNB na nga pala yung presyo nito. Tapos kapag ka nag-play game ka, tapos for example, mag-refuel ka, click mo lang itong refuel. Ito. Pagka-click mo nyan, refuel vehicle. Ayan, kunyari, 1 gallon, refuel vehicle. Ay, meron pala ako guys, sorry. Meron pala kasi akong gas tank, no. So kapag wala kang gas tank, ang lalabas dyan, ganito itsura. Ayan. So lalabas dyan yung gas station owner, tapos yung currently na stock na meron siya, no. So for example, ito si Freeze Buso, meron siyang 190 gallons. Tapos ang presyo niya per gallon is 0.576 or 0.56 per gallon na Dcoin. So pwede mo siyang select, tapos ilalagay mo kung ilang gallon yung bibilin mo. Tapos mababawas yan dito sa in-game balance mo. So if wala kang in-game balance na Dcoin, kailangan mo mag-deposit para maka-refuel ka ng mga NFTs mo. Pero guys, kapag ka mag-mint tayo, hindi natin kailangan mag-deposit. Kahit nasa wallet lang natin yung ating Dcoin, is pwede tayo mag-mint. And ako nga pala guys, itong fuel storage tank, hindi ko to napakita last video kasi kaka-unlock ko lang nitong nakaraan. So ang gagawin mo dyan, mag-bite ka ng 200 Dcoin para ma-unlock mo to, tapos pwede kang mag-stack ng maraming fuel dito, no. So as you can see, meron akong hawak na 610 gallons na gas or fuel. So binilog ko yan around 0.5 lang Dcoin, no. So nag-stack na ako nung una pa lang kasi parang hinulaan ko na parang baka tumaas yung fuel or yung gas. And medyo tumaas nga siya, as you can see, no. 0.57 na siya. Tapos konti na lang, 0.6 na, no. So medyo nakatipid ako ng konting-konti lang. And marami kasi akong vehicle, as you can see. 50 na yung vehicles natin. So 40 yung minute ko na pinakita ko last time. Tapos yung 10 is galing sa airdrop na napanalunan ko. So bago ko pakita yung withdrawal system nila, gusto kong pakita sa inyo kung ilan yung ma-farm ko dito na Dcoin everyday sa aking 50 na vehicle. So nagpa-fluctuate yan kasi pwedeng konti lang yung deliveries ng motor ko. Kasi guys, ang system nito, kunyari yung start delivery ako, ang deliveries nito per day is 2 per days. So pag clinic ko to, mag-start siya ng delivery, tapos kada isang delivery pwede siyang makakuha ng 1 to 5 Dcoin. So if meron kang 2 deliveries, tapos 1 to 5 Dcoin yung pwede mo makuha kada delivery, ang chance na pwede mo makuha sa isang motorcycle is 2 to 10 Dcoin. So kapag medyo malas ka, 2 Dcoin lang yung motorcycle mo, or pwedeng swerte ka na 10 Dcoin yung makuha mo. So bigyan ko kayo ng sample. For example, ito guys, na-refill ko na yung fuel. So start delivery ko to. So record na pala natin muna yung ating current na in-game. So 896.07. So current ano to, ah, Dcoin ko dito sa loob. So start delivery natin. And guys, as you can see, no, medyo middle lang, no. Nakuha tayo ng 5 Dcoin. So finish ko yan.
Tapos, filter by available ang gagawin ko para mas mabilis. So, hindi ko na makikita yung mga unavailable. As you can see, naging 49 na lang to kasi yung hindi available is na-filter na niya. So, refuel ko muna to bago ko mag-proceed sa deliver. So, balik ko kayo guys. Itapusin ko lang itong mga deliveries nitong lahat ng aking 50 NFTs. Ayan guys, as you can see, natapos ko na lahat ng vehicle ko, nakapag-deliver na sila lahat. Kaya yung filter na available is 0 na yung lumalabas. So kapag tinanggal ko yung filter, ayan as you can see, naka-loading na siya lahat. And ang next na deliver niyan is after 24 hours. Tapos compute natin kung ilan yung nakuha natin. So ito yung nakuha, ito yung hawak ko kanina. No? So minus natin yung hold natin right now in-game. Ayan. So nakuha ko ng 325 Dcoin. In total do sa 50 na vehicles ko. Pero mind you na hindi kasama dun yung gallons ko na na-cost or I mean na-gastos kapag nag-refill ako ng aking fuel. Pero yun nga, compute natin kung magkano nga ba itong 325 Dcoin per day dito kay Crypto Delivery. So as you can see, ito yung kanilang token price right now. So refresh muna natin para mas mag kita natin kung magkano talaga siya right now. And as you can see, ang presyo niya is 0.2. So, magkano nga ba ito in USDT, yung 325? So, around 66 no, US dollars yung nakuha ko per day dito kay Crypto Delivery. Pero yun nga, hindi pa kasama dito yung refuel ko na nagagastos every day. Pero mura lang naman yon or sabihin natin sakto lang. No. So, siguro mga 10 to 20% nito talaga yung babawas natin. So, siguro sabihin natin mga 50 USDT talaga yung everyday ko dito kasama na yung mismong refuel. And then guys, dito sa kanilang white paper, makikita nyo na ang withdrawal amount na minimum is 150 tokens. So, kapag below ka pa dyan, hindi ka makaka-withdraw. And kapag ka nag-withdraw tayo guys, huwag nga pa natin isagad yung mismong withdraw natin kasi possible na mawalan kayo ng panggas, no? So, daan-dahanin nyo lang and ang maximum lang naman dito na pwedeng i-withdraw is 1,000 per day. So, hindi tayo makaka-withdraw ng mas mataas sa 1,000. So, for example, meron ako 1,200. If today mag-withdraw ko ng 1,000, bukas na ulit yung 221. Pero guys, hindi ko i-withdraw lahat yan. Pero papakita ko sa inyo kung paano i-withdraw. So, withdraw natin yung 1,000, yung maximum. Try natin kung magkano yung gas fees and kung gano'ng katagal yung mismong withdrawal process nila. So yan, so may babayaran ka lang konting gas fee, so wala pang $1, no? So confirm lang natin yan, so executing. So hintayin natin matapos yan, yung mismong transaction, tapos balikan ko kayo. So nakalagay withdrawal was done, tapos refresh natin para makita natin, no? So nabawasan na yung ano ko, yung mismong in-game ko, pero yung wallet ko na Dcoin is wala pa. So hintayin lang natin, so I think pinaprocess pa to. So check ulit natin yung kanilang white paper, nakalagay withdraw button, so minimum is 150. So wala nakalagay dito kung gano'ng katagal yung withdrawal process, no? Pero yun nga, balitaan ko kayo if dadating to today or mamaya pa. So time check tayo, 2:35 PM, so check natin mamaya ulit. So yun guys, after several minutes, so mga 2 minutes no or less, dumating na yung mismong withdraw natin. So 970 yung dumating. So by checking 3%, so 1,000, 3% ng 1,000 is 30, kaya 970 lang yung dumating sa ating wallet. So yun guys, sobrang bliss lang ng withdrawal dito and kung check nyo naman, no, so healthy naman yung chart nya kahit paano. Wala masyado nagsisell, I think nag re-roll yung iba dito or nag-remint, no. So ako, ang plano ko is mag-ROI muna ako bago ako mag-remint or baka mag-ROI ako ng 50% to 75% bago ako mag-start mag-remint or re-roll dito. Pero kanya-kanya tayong diskarte dyan and hindi ko yun ina-advise sa inyo lalo na kung mababa yung risk tolerance nyo. Hanggat maaari, unahin yung ROI nyo kasi yun yung pinaka-safe na play kapag ka naglalaro ko ng mga play to earn. So yun lang naman for Crypto Delivery, update lang ako ng withdrawal ko, no, kung paano. Tapos susunod siguro if may update pa silang iba, i-update ko na lang kayo ulit. Tapos if may mga gagawin ako ditong action, for example, magbibenta ako ng NFT pag nagbukas yung marketplace nila or magdadagdag ako, is magpo-post na lang siguro ako sa aking TikTok or Facebook. Kaya make sure na naka-follow din kayo sa dalawang platform ko na yan. If ever mga questions kayo or clarifications, pwede kayo mag-comment sa ating comment section and pwede kayo mag-DM rin sa akin. Gaya nga nasabi ko, pwede sa TikTok and Facebook. Yun lang guys and see you sa ating next video.